Nation, we're here for you. Your friendly companion wherever you are. Giving the latest news and playing the best music that you love. More than 100 stations nationwide, broadcasting live. We are the biggest FM radio network. Broadcasting Company. The number one radio station in the province of Laguna. This is 106.3 Radio Nati. Bringing us together, keeping you in touch, Radio Nati. Karapatan ng mga kababaihan. Karapatan ng karamihan. Iba't ibang pananaw, bibigyan ng linaw. Dahil dito, mahalaga ang opinion mo. Pulso ni Juana. Kasama ang mga eksperto at Gender Development Office ng Calamba City, sasagutin ang mga katanungan mo. Pulso ni Juana. Isa pong magandang magandang tanghali po sa ating lahat, sa lahat po ng ating mga tagapakinig at sa lahat po ng nanonood sa ating Facebook Live. Narito na naman po tayo sa ating programa upang pag-usapan po ang mahalagang issue patungkol kay Juana. Ako po, si Naya. Ayan, samahan niyo po kaming muli sa isang pananghaliang bubusog sa inyong kaalaman at kaisipan. Matuto, makinig at makilahok dito sa Pulso ni Juana. Kamusta naman, Naya? Kamusta? Tayo po ay dalawa na naman ngayon. Oo, as usual. Nagpapahinga na naman po ang ating kapulso, ang ating Nancy. Nasa nang Reina. Nancy, kayo po ay patuloy na magpahinga. Hello po, Ma'am Nancy. Mamimiss na naman po namin kayo ngayong araw na to. Ang hirap naman makompleto ng... Oo, ang hirap kasi ng sitwasyon natin. Totoo. Because of this pandemic. Pero, yun na nga eh. So, malapit na yan. Malapit nang mag-end yung ang ating pinagdadaanan. For sure. So ngayon araw pong ito, patuloy po natin pag-uusapan ng tungkol sa agrikultura. Yan, noon pong nakaraan, di ba po, na-introduce na po natin yung isa sa mahalagang karapatan na mga nabibilang sa tinatawag nating marginalized sectors po. Na of course po, ang focus po natin ay mga babae. Oo, correct ka dyan, Naya. Since ang pinag-uusapan nga natin is yung Magna Carta of Woman, definitely ang focus natin is babae. Ang mga kababaihan. Yes. But today, ang topic natin, it will revolve around yung sa isang specific sector ng mga kababaihan, which is yung mga kababaihan na nasa agriculture sector. Ayan. So, agriculture po tayo ngayon. Mm-hmm. Back to basic po. Parang ganun po ang dating. Pero actually, hindi talaga siya basic. Oo, diba? Mamaya, pag-usapan natin, magkakaroon tayong malalim na discussion regarding sa agriculture. Yan. Pero syempre, bago po tayo magpakalalim-lalim na naman, no? So, makinig po muna tayo sa isang awitin. I've been staring at the edge of the water long as I can remember, never really knowing why. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water no matter how hard I try. Every turn I take, every trail I track, every path I make, every road leads back to the place I know, where I cannot go, where I long to be. See the line where the sky meets the sea, it calls me. No.
telling how far I'll go. I know everybody on this island seems so happy on this island. Everything is by design. I know everybody on this island has a role on this island. So maybe I can roll with mine. I can lead with pride, I can make us strong. I'll be satisfied if I play along. But the voice inside sings a different song. What is wrong with me? See the light as it shines on the sea. It's blinding, but no one knows how deep it goes. And it seems like it's calling out to me, so come find me. So yan po ang kantang How Far I'll Go. Ito po ay version ni Janella Salvador. Yan. So ito po ay galing sa Disney animation film na Moana. At Moana. Yes. At ngayon pong hapon, tingnan natin How Far We'll Go sa ating usapan. Ayan, Koreka Janaya. So ayan, bago tayo pumunta, no? Bago tayo magdiretso. Ayan, so mamaya, kasi batiin muna natin yung ating mga... Nasa ating Facebook Live. Facebook Live. So, magandang hapon daw, sabi ni Miss Marie Carpio from Barangay Camaligan. Mm-hmm. And then, si Maria Teresa Calabia, magandang tanghali po sa inyo at sa lahat ng nanonood at nakikinig. Si Miss Tess Sonido, magandang tanghali. Si Shawnee Villapando Royena. So, magandang tanghali po. Magandang tanghali po. Si Kobe Castillo, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ayan, so punta tayo doon sa ating topic ngayong araw na to. So ngayon, ay mamaya may mga kasama tayong, syempre, mas expert yes. pagdating sa ating pag-uusapan, which is ngayong agriculture. However, mm-hmm. bago natin i-introduce yung ating guest, magkaroon lang tayo ng konting recap. Kung ano ba yung napag-usapan natin noong nakaraang Tuesday? Oh yeah, sige. So last Tuesday po, in-introduce natin yung... Sa ating mga tagapakinig, yun pong Section 23 po ng IRR, na Magna Carta of Women, which is the right of marginalized sector to food, security, and productive services. So, kung saan po dito kinikilala ang mga kababaihan at ang kanilang mahalagang ambag sa production ng pagkain upang matiyak na may sapat na supply ng sustansyong pagkain ang lahat ng ating mga mamamayan. So, tinalakay din po dito natin yung ahensya, yung iba't ibang ahensya po na may mahalagang role or responsibilities po para maisakutuparan po yung mga gampanin po na kailangan po nilang gawin, pati na rin po ng ating LGUs yan, upang makalikha at magpatupad ng community-based food security plan. Oh, tama ka dyan. And mm-hmm. also, pinag-usapan din natin yung karapatan sa pagkain or yung right to food. Mm-hmm. Kung saan naman, tinitiyak ng ating pamahalaan na hindi lang basta sapat yung pagkain na tutugon dun sa pangailangan ng mga mamamayan. Bagkos, it has quality din, no? Yes. Of course. Oo, hindi lang yung mga nabusog ka lang, dapat masustansya din yung pagkain. Oo. Then kasama rin dito sa karapatang ito na malaman ng mga consumer na yung sangkap ng kanilang pagkain ay ligtas at tanggap sa kanilang kultura o yung mga religious belief. Kasi alam naman natin na like sa yung mga kababayan nating Muslim, meron silang specific food lang na pwede sa kanila. So dapat sila mismo aware sila na this food nakakainin nila ay accepted sa kanilang religion. So, kasama rin yung kung paano makapag-produce ng mga pagkain na to at kung paano madali makakuha ng palagian. Okay. So, kasama rin po dyan, tinalakay din po natin yung karapatan sa yaman para sa produksyon ng pagkain. So, dito po, titiyak ng estado na mga kababaihan ay may mahalagang tungkulin sa production ng pagkain. Kasama din dito po yung pagbibigay ng priority sa kanilang karapatan sa lupa, pautang, suportang pang-imprastruktura, technical na pagsasanay,
tulong pang teknolohiya at pagmemerkado. So, Tagalog talaga. Napaka-Tagalog. So, in charge po sa marketing, sa credit, mm-hmm. sa right po nila sa lupa, sa infrastructure, mga technical skills na kailangan nila. At mga technology, new technologies that could be used for agriculture. Siyempre, hindi lang naman tayo ay, dapat po hindi nababansot ang ating kaalaman. Dapat dire-diretso ang pag-unlad. So, sinasabi din po dito na dapat ang Estado ay magtaguyod ng technology na makabubuti para sa mga babae. Appropriate and tama, fit para sa mga kababaihan. So, sa ilalim niya, Naya, binibigyan din ng karapatan ang mga kababaihan at kalalakihan na rin ng pantay na kalagayan. Yes. So, this is regardless kung may asawa or walang asawa. Mm-hmm. When it comes sa pagtitulo ng lupa at pagkakaloob ng kontrata sa pangangasiwa ng mga patente or patents. Binibigyan din ng pantay na pagtrato ang kababaihan at kalalakihan na nakinabang doon sa mga agrarian reform program kung saan ang karapatan ng babae ay tumutukoy sa kaugnayan niya sa pagsasaka. Either direkta or example to yung direkta o hindi direktang ambag niya sa pagpapaunlad ng lupa na sinaka. So, meron man siyang ginawa, nagbungkal man siya or hindi. Basta meron siyang ambag doon, meron siyang karapatan. Mayon. So, yan. Sa ilalim naman ng customary laws or nakaugali ang karapatan, hindi kilala rin ang karapatan ng kababaihan sa lupain kabilang ang pagtatamasa at pagkontrol sa mga prutas at pakinabang nito kung hindi maaari ang pribadong pag-aari katulad ng mga ancestral domain o lupaing ninuno. Dapat din na ang mga kababaihan ay makakuha ng impormasyon at tulong sa pag-angki ng mga karapatan mula ng mga karapatan sa lupain sa lahat ng pagkakataon. So dito na, pinagsinasabi lang na meron ding right ang mga babae na mag-benefit at mag-control dun sa napoproduce dun sa lupa na kanilang pinaghirapan din naman. At dapat din sila laging informed. Meron silang karapatan na ma-inform na, ay, ito yung mas pwede mong gawin, ito yung karapatan mo, ito yung bago na pwede makapagpa-improve sa iyong inaalaga ang lupa. So, binibigyan din ng pantay na karapatan ang mga kababaihan sa pagtatamasa, sa paggamit at pamamahala ng lupain, hindi lang yung lupa, even yung tubig at iba pang lakas na yaman na nasa kanilang pamayanan. Or lupaing ninuno or yung ancestral, tinatawag na natin na ancestral domain. So, pagdating naman sa pangingisdaan at yamang tubig, binibigyan din karapatan ang mga kababaihan sa paggamit at pamamahala nito. Ang lahat ng karapatan at benepisyo ng stakeholders sa industriya ng pangingisda ay dapat na i-enjoy din ng mga kababaihan. Yes. So, hindi dapat sila nale-left out ba, di ba? Kasi nga, sa agriculture, alam naman natin na mas marami majority ay kalalakihan. Mm-hmm. So dapat hindi sila na-discriminate, hindi sila nale-left out. So, pag-enjoy ng mga to. Kung na-enjoy ng males, yung kanilang nakukuha from agriculture, from fishery, dapat ganun din ang mga kababaihan. Yan. So, ayon din, binibigyan din ang mga kababaihan at kalalakihan ng pantay na katayuan sa pangangasiwa, sa management na ito, no? O pagkakaloob ng kasunduan sa pagpapaupa at ibang karapatan sa pangingisda na maaaring ipagkaloob para sa paggamit at pamamahala ng yaman sa baybayin at tubig. Kaya yung mga women's organizations at saka yung iba pang marginalized organization ng mga mangingisda, dapat din pantay ang pagtrato nila. So, maaari din nilang isama yung pagbibigay ng suporta upang magkaroon ng kabuhayan sa baybayin ang kababaihan. So, ito, wala na namang discrimination. Dapat equal talaga sila when it comes to managing yung kanilang yamang tubig, yamang lupa, yun, sa kalupaan nila sa pagsasaka. So, yan. So, ayun din sa batas na ito, bawal ang discrimination. Again, bawal ang discrimination sa kababaihan sa pagpili ng kinatawan ng fish warden. So, in addition, nararapat din ang pagdidisenyo ng teknolohiyang pag-agrikultura na sustainable at makakabuti sa mga kababaihan. So, ito nga yung tinatawag natin na mga women-friendly technology. So, madaling gamitin ng babae. So, kayang-kaya nila, diba? So, yes. Para hindi sila nawawalan ng opportunity na mag-engage doon. Ayan, so dapat din ito ay batay sa pangangailangan, of course. Uh-huh. At yung tiyak na maisa sa katuparan at ang mahalaga ay dumaan sa konsultasyon sa mga organisasyong pangkababaihan. Uh-huh. So, yung importance naman ng consultation at yung pagkakaroon ng mga women organizations sa sektor na ito. Para sila, nakukuhaan din na naririnig yung voice nila, nakukuha yung opinion and yung mga
challenges, problems nila, di ba? Yun yung naisasama natin sa mga programa, sa mga plano ng ating pamahalaan. Totoo naman po na marami po tayong mga nag-aaral tungkol sa agriculture. Mm-hmm. Marami po tayong experts dyan. Pero hindi naman din po masama na mag-propose ang ating mga eksperto ng programa. Pero mas maganda din po talaga kung naririnig po natin yung mga tao, yung mga mismong yung mga nangangailangan talaga ng programa. At least alam talaga na kumbaga yung kung ano man yung talagang need nila, yun yung matutukunan natin. No? Siyempre, hindi ka sumusuntok sa hangin. Okay. Yan. So, kailangan din matiyak at mapangalagaan ang karapatan sa pag-access mula maliliit na magsasaka at pag-control sa seed production at saka distribution din. Dapat din nakilalanin, suportahan at protektahan ang katutubong pamamaraan ng kababaihan sa pag-iimbak at pagpapatubo ng buto. So, dito may kinalaman ang preservation of culture natin tungkol sa agrikultura. Mm-hmm. Siyempre, hindi mawawala yan. Uh-huh. Meron po tayong mga nakasanayan na proven and tested na effective siya. Despite the new technologies na ini-introduce, may mga lumang kasanayan pa rin na parang na ano na yung test of times. Kumbaga na proven na siya. Proven na siya sa habang panahon. Yan. So, dito rin, pinapakita rin dito na dapat may access sila sa pagkocontrol ng seed production at saka distribution. Hindi lang sila basta engaged sa agriculture, dapat pati yung production nun, meron silang control. So, binibigyan din ng pantay na karapatan ang mga kababaihan na maging kasapi ng mga organisasyon na magsasaka upang masiguro ang mas malawak na karapatan at control sa paraan ng production. So, yun na yung sinasabi natin kung gano'ng kahalaga na maging part talaga sila ng mga organizations para at least hindi lang sila yung tagatanggap lang ng mga benefits. Sila din meron silang inaambag doon sa anong yun. Alam nga, may kasabihan yan yung teach a man how to fish. Give a man a fish and he will live for a day. Oh, yan. Tapos? But then, ano yan? Teach, nalimutan na natin. Teach a man to fish and he will, live for a lifetime. Parang yun. So, ibig sabihin, nakalimutan ko na. Basta may kasabihan kung ganun tungkol sa isda, naisip lang natin. So, wag lang natin pong turuan. Wag lang natin bigyan sila ng isda. Turuan natin sila mga isda para mabuhay sila. Yes. Kasi, dapat sila yung parang self-sufficient. Yeah, yan. Tama, correct ka dun. So, gayon din, may karapatan po ang mga kababaihan magsasaka at mangingis na mabigyan ng opportunities or ma-empower sila na makilahok sa pagkontrol at pamamahala, hindi lang sa panghuli at saka sa production. So, maging po sa pakikilahok sa kalakalan na mag-aambag ng kahalagahan sa produksyon at pagsasapamilihan o kung paano nila ito mamamarket. So, in short po, hindi lang sila sa production, hindi lang po sila sa pagsasaka, yung hands-on, at saka sa pangingisda. Even sa marketing, dapat involved din po sila. At sa value-adding ng produkto. Siyempre, alam nga naman ikaw naghirap, iba lang makikinabang, di ba? So, produkto mo yan, pinaghirapan mo yan, dapat ang mga kababaihan may part din kung paano sila kikita from that product. At ang last, dapat daw na mabigyan ang mga katutubong kababaihan ng oportunidad sa pagkakaroon ng kabuhayan, lalo na sa pagbebenta ng kanilang produkto sa pamilyan. So, hindi lang discrimination against women, but also yung sa mga katutubong babae. Mm-hmm. Yan, dapat sila ay naging bahagi rin nito at na-enjoy rin nila yung makarapatan nila when it comes to this, when it comes to agriculture. Yeah. So, walang nalaleft out dapat, diba? So, yan. So, naisa-isa na pumuli natin ang karapatan ng mga kababaihan sa ilalim po ng Section 23 ng Magna Carta of Women. Bago tayo dumako sa ikalawang yugto po ng ating programa, isa po munang awitin para sa ating mga tagapakinig.
Women, so country tayo, country music eh, no? So, ayan, so, bago tayo dumako no, sa ating second part, patiin natin si Ma'am Marilu Aguelo. Magandang araw po sa lahat. Ay, Ate Lu. Ayan, Ate Lu, miss na namin kayo. Miss na rin namin kayo sa maganda raw ng songs. Nahilig pala sa country music ko si Ate Lu. Nakakapadyak yung country music. Ayan. Sino pa po po dyan? Si Maureen De Castro Sarapion. Magandang tanghali po. Popong Lirio, magandang tanghali po si mula sa E-Trike Driver. Salamat kay Kuya Christopher na naghatid sa amin. Thank you po. Ayan, sino ba to? Si Jessica Luciar Gamacin. Jessica, nakita mo na ba hinahanap mo? Ayan, oh, nakikita rin yan. Ayan, so magandang tanghali po sa lahat. Magandang tanghali din naman sa'yo. Sino pa po ba? Yoli Pascual, magandang tanghali po sa mga kasamahan. Women's Desk, lalong-lalo na sa aming Press Mike Balmes po. Sa mga nag-like po, Yoli Pascual, Tijo, Senil, Popong Nirio, and Kobe Castillo. Thank you po sa inyo po. Salamat po sa inyong pagsama sa amin. Yan. Okay, so dako na tayo sa ating second part ng discussion. So ngayong araw na to, meron tayong special guest. So, of course, special na special. Special. Oh, naghanda pa siya ng special number para sa special number. Ayan. Okay, mamaya yung pagka-launa na. Ayan, so ngayong araw makakasama natin ang isang senior agriculturist ng City Agricultural Services na si Ma'am Ruby Vergara rin. Ayan. So, magandang tanghali po, Ma'am. Ruby. Magandang tanghali sa mga nagagandahang babae ng God. Tayo pong lahat ay maganda. Wag po. Sinasabi. No one will be left behind. Sa magaganda pong nakikinig ngayon. Yes. Ating programa. Ano po? Opo. Ayan. So, Ma'am, bago po tayo magkaroon ng ating discussion proper po. Sa inyo pong gusto lang po namin kamustahin ang inyo pong sitwasyon ngayon po na bilang isang nagkatrabaho po sa atin pong City Agriculture po office bilang isang agriculturist, kamusta po ang buhay sa gitna ng pandemya? Correct. Wow. Lalim. Ang ganda ng buwinamanong tanong. Napakalalim po. Ano? Ang masasabi ko lang po sa gitna ng pandemya, parang kami yung pinaka-busy. Joke. Alam ko pong mas busy yung health office. Pero syempre, kasama pero isa din po kami dyan sa mga departamento na kung yung iba ay nabawasan ng work, nabawasan ng trabaho dahil po sa pandemya, kami po yung hindi pwedeng tumigil dahil sa pandemya. Lalo po ngayon na nare-realize natin yung importance. Opo. Ano po, importance po ng aming sektor. Opo. Diba, hindi po pwedeng po tumigil. Ang plantito at saka plantita. Tama. Mo, diba? Kung mapapansin po nyo, ay sikat na sikat po. Agriculture. Yeah, so, mas na-appreciate siya ngayon, diba? Oh, tsaka kasi syempre, yung nga kasi diba, ang daming na-lockdown, importante dyan magkaroon ka ng pagkain. Yes, totoo. Kaya mas na-appreciate kaya talagang na-ano talaga ngayon, na-realize natin. Mahalagang agriculture and mahalagang mga taong nagkatrabaho sa agriculture sector. Yes. Kaya pasalamat din tayo sa mga matatsagang agriculturalists, mga farmers, tapo, mga mangingisda. Yes. Talagang nandyan sila. Yes, tama po yan. Para tama sa atin. So ayan, so nakamusta na po natin si Ma'am Ruby. Ngayon po, ito na po. Ito naman po, ikwentuhan lang naman po natin. Kasi alam naman po natin na ito po ay nangyayari naman po talaga sa ating LGU. Gusto lang po nating malaman kung ano po ba talaga yung pwedeng i-expect ng ating mga mamamayan from the City Agricultural Services regarding po mga kababaihan po. Yan. So, pag-usapan na po natin mga programang pang-agrikultura para sa ating mga kababaihan. So, first question. Wow. Parang kala ko, second na yun. Ayan. Ay, second na pala. Ano pa lang yun? Introduction. Actually, related doon sa tanong ni Naya. Eh. So, pinag-usapan na nga rin natin. But we just want, mas ma-elaborate pa yung kung ano ba yung kahalagahan or ma'am, gaano ba kahalaga ang agrikultura sa pagkakaroon ng food security since ito nga yung pinag-uusapan natin, right to food security. Mm-hmm. At ano yung mga programs ng LGU sa atin ngayong panahon na ito? Mm-hmm. Pag pinag-usapan natin ng food security kasi, syempre ang tinutukoy natin dyan ay dapat available ang pagkain. Apo. Accessible. Apo. At dapat may lagi tayong supply. Diba? Stable supply ng pagkain. Okay. At kung yan po ang pagbabasihan natin, siguro walang makakakontra. Walang kokontra, no, na
ang role po dyan ng agrikultura ay primary. Mm-hmm. Ibig sabihin kung sa pelikula po ay bida. Bida po yung role. Masyado pong lead. Uh-huh. Lead role po ang ginagampanan dyan ng agriculture. Kasi syempre, ang amin pong trust ay increase yung production natin ng pagkain. Opo, lagi naman, di ba po? Kailangan na kay Naya. Oh, yes. Ayan. Kasi kailangan sa mga ano, ayan, oh, yan. Breastfeed mom. Kailangan po nila masustansya ang pagkain. Hindi naman. May kakaila. Ano po? Kailangan po na masustansya ang pagkain. At in relation to that po, di ang primary po role ng aming departamento is to increase production po ng ating mga magsasaka, mangingisda, and later, syempre, ang epekto niyan is to increase their income. Ano po? At ma-increase yung contribution ng agriculture sa ating economy. Dahil dyan po ang aming mga regular programs po ng aming tanggapan ay ang pag-transfer po ng basic knowledge o kaya technology updates. Alam po natin, marami po tayong ahensya na nasa research. Ano po? At yung mga resulta po ng research nila ay kailangan pong maibaba natin doon sa mga gagamit nito talaga. Ano po? Dyan po ang isa sa pangunahing role ng aming tanggapan. So, ginagawa po namin yan through seminars, trainings, kahit one-hour lecture, at saka nag-establish po kami ng mga demonstration area na para maipakita sa kanila itong technology na ito. Ano po, anong farmer kasi ito, si Isto Bilibian. Yes. Hindi po sila madaling papaniwalain. Ano, hindi po siya madaling baguhin yung kanilang mga nakasanayan. So, kailangan po namin ipakita. So, kumbaga mas ano sila doon sa mga traditional ways nila. Yes, opo. Talaga. Pag kasi bagong na-introduce na knowledge, parang hindi pa masyadong hindi madaling tanggapin. Kami naman hindi lahat ng knowledge na in-introduce namin ay bago. Yung iba talagang siya yung dapat na ginagawa, pero hindi siya napagtutuunan ng pansin na magsasaka. No, halimbawa, dapat pala pag nag-araro ka, pantay na pantay. Kasi may epekto yung sa sustansya, may epekto yung sa tubig. Ano, pero ang farmer, siyempre, nag-aararo naman yan. Pero hindi nila napagtutuunan ng pansin yung mga ganong bagay. So, hindi siya laging new technology. Pero yung technology, yung mga practices na mas makakapagpataas ng kanilang ani. Yung mga technical practices na mas proper. Proper, kumbaga sinasabi natin. Ma'am Ruby, nakaranas na po ba kayo, naka-encounter na po ba kayo na yung mga pamahiin nakaka-epekto sa kanilang pong ano, nakakatapos yung pamahiin na na-encounter ko eh. Pero pwede ko bang sabihin dito? Basta yun, marami meron silang ganun. Meron pa rin farmer na naniniwala sa ganun. So, apektado rin po yung kanilang way ng pag-farming? Oo. Ah, okay. Sige po. Apektado din. Pangalawa, syempre, ang farming kasi o kahit ang pangingisda, apektado ng ating klima. Ano? Ngayon, mayroon tayong climate change. So, yung mga farmers, fisher folks, ay hindi natin maiwasan na bumababa yung kanilang income. So, ano po ang programa natin dyan? Nagbibigay po tayo ng tulong, parang libreng inputs, kagaya ng abono, binhi, iba pang growth promoter na nasubukan na sa mga trials, tapos sa mangisda, nabibigay tayo ng gill nets. Tapos ngayon, sa atas po ng ating mayor, yung ating pong tractor services na dati po pinababayaran natin half ng prevailing price ng service ay inilibre na po. Wala na pong babayaran ng ating magsasaka sa ating pong tractor services. Ganda yan. Po, isa pa po sa pangunahin naming role. Actually, ito talaga, kaya ang tawag sa amin, agricultural extension workers, ay yung pagbibigay po ng technical assistance sa ating mga farmers. Siyempre, kung bawat lugar po, bawat barangay po sa atin, may mga naka-assign po kami diyang technical personnel. Ano, yung ating po mga AEWs, ating po mga agriculturist, mga expert sila. Lalo na po kung may problema pa magsasaka sa peste, sakit po ng halaman, kailangan pong pa-analyze ang lupa para mas masigurado na tama ang abonong ilalagay. Yan po ay ipinagkakaloob po ng ating mga agriculturist. So, bawat barangay po yan. Kung yan, meron po kaming assign sa palay, may assign sa gulay, may assign sa livestock, assign sa isda, assign sa mais. So, may kanya-kanya pong eksperto, mga tao sa aming tanggapan.
kung ano po yung problema ng farmer, meron po diyang tutugon. Ano po, may tutulong po diyan at magpapayo po sa ating mga magsasaka. Kaya po ang aming pong trabaho ay may regular monitoring po kami sa mga bukid na yan. At may regular farmers meeting po kami na kinukondak. Okay, para talaga silang frontliners din talaga. Kung ang frontliners, tao ang inaalagaan, ang agriculturist po, yung mga pagkain nila, crops. Nakakainin ng ganong kahalaga talaga. Nabubuhay sa mga tao. Okay. At magpapalakas sa atin laban sa sakit. Yan. Meron din tayong minimaintain na fish sanctuary para masiguro natin na dumadami yung isda sa ating lawa. Ano po? Isa po sa aming ginagawa ay i-link po o i-access yung mga farmers sa iba't ibang programa po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Siyempre ngayon po, ang daming programa ng Department of Agriculture. Dami din ang pinapamigay. Meron pa po silang pautang na wala pong interest, payable in 8 years o payable in mas matagal. Ano po, na mababang mababa lang po yung babayaran ng farmers sa gadaani tapos wala pong interest. Okay. So, ang ginagawa po ng aming tanggapan is i-link sila sa mga ganyan pong proyekto para mapapakinabangan po nila. So, yun po yung mga regular, ano po, mga special, di ko na po sasabihin, baka po kulang yung ating oras. Yan, at least, di ba, yung mga nababanggit ni ma'am, yun din yung nabanggit natin kanina. Yun talaga yung pinaprovide nila. Tama, tama. But then, are there any specific programs naman na pinibigay natin para sa mga kababaihan? Okay. Meron naman po, ito nga po yung sinasailalim po natin sa at hinihingi po natin ng pondo sa GAD. Ano po, may mga projects po tayo for this year. May mga seminar po kaming conduct para i-capacitate po ang ating mga kababaihan. Meron din po kaming mga provision po ng equipment, materials para sa fish processing. Ano po, mayroon din po tayong yung lagi po namin sinasagawa kasi talaga pong halos mga kababaihan na nagbe-benefit po dito. Yung pong ating urban organic agriculture program. Ano po, ito po para sa mga backyard container na paghahalaman. Kasi lalo po ngayon, na panahon ng pandemic, ano, tsaka sa urban areas na kagaya po sa atin na maliliit na lang po yung space. Pero gusto po natin bigyan ng chance sa yung mga kababaihan na magkaroon pa rin po ng access na makapag-ambag kung di man po sa kita ng kanilang pamilya dun po sa seguridad na meron po silang kakainin. Tama, tama po. Yan. So, ayun po. Actually, susunod ko pong itatanong, parang nasagot na rin po ng bahagya. Yan. Paano po natin na isa sa katuparan yung mga programa despite of the pandemic, yun nga po yung nabanggit, alternative way na po ng ano ng pagsasaka ang nangyayari. So, kahit meron po ba kayong sa pagpapatupad po ba nito, meron po ba kayong tawag dito? Challenges. Medyo na challenges na because of the pandemic. Nung una po ay siyempre nung sobrang ikpet yung ECQ na yung transport natin ay apektado. So yun, medyo na bawasan po yung aming pagmo-monitor. Tsaka syempre, nag-iingat din po yung atin pong mga tekniko. Pero, tsaka yung mga pagkukondak po ng seminar na madaming tao, na lagi po namin sanang ginagawa, nakakailang seminar po kami sa isang taon kasi marami po nagre-request, ay hindi po namin na isagawa. Pero, later po, nung syempre nakaka-adjust na tayo, nagsagawa na rin po kami ng online online trainings. Meron na rin po kami niyan. At basta naman po ang importante, sinusunod natin yung health protocol. Magagawa natin yan lahat. Diretso po tayo. Na-delay lang ng konti, kumbaga. Pero tuloy-tuloy po tayo. May limit lang ng konti, pero the service is still ongoing yan. So, ma'am, matanong lang po natin, sino po ba yung mga beneficiaries natin? May mga may specific na organizations po ba tayo for women at maging sa men din po? Meron din po ba tayo? Okay. Yung ating mga programa ng trainings ay nakalaan po sa tinatawag nating Rural Improvement Clubs. Mm-hmm. Isa po itong nationwide na organization na binuo po noon ng Department of Agriculture. Mm-hmm. Pero ibinaba po natin sa mga local government units at inada po natin kahit po tayo ay isang syudad. Ano po? Ang mga miyembro po nito, originally,
ay nakalaan po ito sana sa mga babaeng magsasaka, mga asawa ng lalaking magsasaka, nangingisda. Pero ngayon po, inopen na po ito sa lahat ng babae na gustong magkaroon ng kakayanan na makapag-contribute sa ating maging active economic, socio-economic partners for development. So kung sila po ay mayroong ganyang desire, pwede po silang mag-miyembro ng ating Rural Improvement Clubs na in-organize po namin per barangay. Although hindi pa po lahat ng barangay meron ngayon. So yung pong dalawa nating training, yung sa beekeeping at saka po yung sa product development, ay para po sa dalawang grupo yan ng RIC. Yung isa po ay bagong kalsada, yung beekeeping, dahil yung may area po sila sa may paanan ng bundok, so medyo mataas na parang ideal for beekeeping. Pangalawa po ay yung product development, kasi yung atin pong isang yung federation ng mga RICs, yung pong mga presidente, meron din po yung samahan na yan po, parang city naman yon, city level, ay napagkalooban po sila ng kasaba grater ng region. So ang gusto po nila, kung yung produkto po nila initially kasaba grates, then later siguro yung mga produkto na yari sa kasaba ay mag-produce sila, ay ano naman, matulungan naman sila kung paano ba yung pagli-label, pagpapackage at pag-market, makapacitate sila dun sa area na yun. Okay. Yung pangatlo po na ating programa, yung sa fish facility for fish processing, ito po naman ay para sa isang organisasyon na halo po naman ng babae at lalaki. Kasi ito po ay para sa Calamba Fisher Pork Producers Cooperative. So may mga babae po dyan na magtitinda ng isda, may mga mangingisdang babae, mangingisdang lalaki, mayroon pong mga miyembro na iba't iba po. Ano po, ang gusto po natin dito, yung mga babae magkaroon ng mas malaking role. Kasi ang mangyayari po nito, ang plano po nila, meron po tayong tinatayong Community Fish Landing Center yan po sa may Sampirohan. Ano po, ang initially po pinondohan nyo ng before, no, pero magko-contribute po tayo itong ating local government unit. Yung itaas po ay pinalano na gawing isang fish processing center na ang magmamanage po. Ito nga pong kooperatiba. So ano po yung gusto naming maging role ng mga babae dito, yung mga miyembro? Ano po, sa halip na sila po ay karaniwan natin ay taga-record. Di ba? Kasi doon tayo mag-record. Recording, paperwork, pag-iingat ng ganito. Pero gusto namin magkaroon sila ng mas malaking ambag doon sa ikaw-unlad ng kooperatiba, sa kita ng kooperatiba at kita ng bawat isa. So sila po yung magpa-process. Kasi sa ating pong fishery sector, ang problema po natin dyan ay may season na sobra-sobra po ang mga isda. Bumabagsak po, di ba? Pag bumagyo. Bumabagsak po ng sobrang bagsak. Ano po, oo, parang libre na. Kunin mo lang. Nabubulok pa yung isda. Ano? Kaya po, ang naisip po nila sa mga ganitong panahon, kailangan po may sistema para ma-process po natin ito at madagdagan po o yung value adding. Ano po? At ang gagawa po nito ay yung atin pong mga kababaihan. Yun po yung kanilang goal. Yun sila ng program. Ganda. Yung urban naman po, alam na alam nyo na. Ano po, mga babae po na nasa bahay, pero gusto mag-contribute sa income ng pamilya, gusto tumulong na ma-ensure na safe at healthy yung pagkain ng kanyang pamilya, ay tinuturuan po namin magtanim sa maliliit na espasyo. Binibigyan po natin yan ng buto, kung kailangan po nila ng kailangan po nila ng organic fertilizer. Meron din po. Meron din po sa anong tanggapan. Tatanong ako, kasi na-mention ni ma'am kayo na yung pag-member sa RIC. Meron bang requirements? Meron bang screening processes? So, paano ba makapagpa-member? Pwede ba ako magpupunta po ba kami sa barangay na lang? Pwede pong mag-member. Kami po yung nag-organize actually niya. Meron po kaming RIC coordinator na tawag. Ano po? Pero per barangay po ba yan, ma'am? Yung RIC po na binubuo namin per barangay, sa atin pong tanggapan, may isang naka-assign na RIC coordinator kung tawagin. Ano po, parang siya po yung, kung ikaw, area mo yan, organize tayo dyan. Diba siya po tutulong? Na po siya, mag-orient sa members. Mag-orient sa members. Tapos yung mga national programs for RICs, ay siya rin yung nagbababa. Nagbababa noon. Ma-attend ang mga meetings. Yan. Parang hindi naman siya ganun ka-hikpit. May asawa ka, dalaga ka. Basta yung nasa iyo yung desire. Interest ano, po. Yung interest na makakontribute. Magkaroon ng contribution sa ating society, sa ating community, at sa ating family.
So, wala siya masyadong ganun kahigpit na requirement. Lahat halos ay pwede mag-memory. Ang ganda, ang dami ko information na alaman. Kasi ang alam ko lang talaga, pwedeng kumuha ng lupa at saka buto sa agila. Yun lang ko talaga yung alam ko. Ang gusto kong kumuha, nalilimutan ko pupunta sa atin. Pa natin, tapos nalilimutan pa natin, di ba? Pero di ba, nung nabanggit ni Mamiya, ang dami palang programa po. Hindi lang sa babae, pati sa lalaki. Ay, opo. Yan, sige po. Ano pa po bang ating susunod na mga clarifications, Miss Mary? So, yun. So, na-mention na ni Ma'am kung gano'n. Kasi nga, di ba, kanina sinasabi ni Ma'am na gusto nila na ang mga kababaihan ay magkaroon ng malaking ambag. Oo. Hindi lang yung, kumbaga, yun nga kasi yung mga traditional roles ng babae. Like, keeping, may utang ka. Yaman, mga gano'n eh, di ba? Tayo magaling. However, na-mention na ni Ma'am na gusto nila na magkaroon ng malaking ambag ang mga babae. So, bigyan natin ang ating mga tagapakinig, bakit pagano ba kahalaga ang ambag ng isang babae when it comes to this kind of mga programs? Pagdating po sa ambag, kanina pinag-uusapan natin yung importansya ng agriculture. Ano? So, para sa akin, lahat ng sektor, individual na nasa loob nito, yung ambag nila ay importante. Kasi kumbaga sa buo, pag unti-unti, parang puzzle, lahat po ng portion niyan ay kailangan at importante. Tama. Bakit po specific gusto nating malaman yung ambag ng kababaihan? Ano? Kasi po dati, ako po ay nasa servisyo, 1993. Huwag na yung edad, pero yung servisyo po. Okay. Bata, gustong-gustong yan ng bata, hindi rin po ako bata pumasok. Pero at that time po, parang kung titingnan ko po ang master list ng farmers, halos puro lalaki po yan. Opo. Sa ngayon po, pag tumingin tayo, may mga 25% na dyan ay babae. Ah, okay. Parang laki na po yung improvement. Ano po? So, meron na tayong sex disaggregated. Oo. 25%? Meron po. Actually, meron po. Ayun, ako dito. Ayun, so, napanggit niyo po. Ay, sige po, meron po po ba? Ang gusto ko lang pong sabihin ay, contribution ng bawat isa kay lalaki at kay babae ay importante. Kaya lang, dahil sa dati ay kukunti ang mga kababaihan, gano'n pa lalo yung makukontribute nila kung sila po ay maladagdagan pa. Alam naman po natin na ang babae may kanyang sariling lakas yan, may kanyang sariling skills yan, may sariling kaalaman yan na pwedeng-pwedeng mag-contribute. Okay. Ano po, pwedeng-pwede nating pakinabangan ng community, pakinabangan ng society. So, ma'am, ano po talaga, no? In coordination po kayo with CLDD, tama po ba? Tama. Okay, okay, diba? So, kailangan din talaga, hindi sila nag-work mag-isa, may coordination sila with other department para mas mabigay yung ano, full para sa ating mga kababaihan. Tama. Hindi lang sa ibang department, sa iba't ibang agency, national agencies. Opo. BFAR, DOST, UPE, RIF, INRISE. Ang dami po naming katulong. Yun po ang maganda. At saka originally, ang CLDD po ay part ng department namin dati. Opo. Oh, yan, pati ang VET. Mm-hmm. Ngayon, dahil lumakas kami lalo, dahil nagtatlong departamento po yung magtutulong-tulong sa local government. Mas malakas po yung puwersa. Yan. So, bago po tayo magtuloy, meron po bang naandyan ating mga bumabati? So, kung wala po, kayo po yung makinig, namimiss niyo po yung chance. Ang dami po namin pinag-uusapan na. Ganda ng usapan natin comes to agriculture. Oo, talaga yun. Kasi ang dami palang programs na hindi po natin, o kumbaga naandyan lang siya, available para sa ating lahat. All we need to do is to grab it. Oo. Diba? Importante malaman ng ating mga mamamayan na meron palang ganitong klase ng programa. Hindi ka naman mahihirapan maka-access. Oo, so, you just need to go to sa ano nila eh, dun sa department nila and they're willing to assist and help. So sige, tuloy po natin. So napanggit po natin na yun nga po ang mga babae at ang mga lalaki, yan meron naman po tayong equal access diyan. Pero ma'am, meron po kaming tanong. Yan, so meron po ba kayong problema? Nakapanak ko sa mga tanong niya. Hindi po, madali lang po to. Hindi po to. Ayoko po ng math. Hindi ko rin po kinatanungin ng math. Mabuti pang math, ha? Sagutin ko kayo. Ayoko rin ng math eh. Kaya nag-psych ako eh. Ganun daw eh. So ito po, meron po ba tayong problema or challenges na na-encounter natin para sa atin, dun po, sa pagkakaroon natin ng babaeng magsasaka or mangisda? Or meron po ba kayong challenges na encounter na may kinalaman po sa sex or kasarian?
parang wala naman. Ano kung yung departamento ang tatanungin nyo, mm-hmm. kung kami may na-encounter, kung babae man yan o lalaki yung kausap namin ay wala naman. Wala po. Oo. Ang siguro kung ang tatanungin nyo naman ay kung yung farmer being a woman, bye. Ay kung may nagkaroon ng problema, siguro yung mga panahon na dati. Apo. Kasi alam naman natin na ang mga magsasaka natin, mangisda medyo may edad na. Average mm-hmm. age is parang 56 to 60. Okay po. So siguro nung panahon na nag-start ang farming nila, ang mga babae talaga nako-confine sa pag-aalaga ng bata. Una, malalaki ang pamilya. Di ba? Ng ating mga farmers, Fisher Pox, sabi nila lowest five. Lowest five daw lowest yung anak. Di ba? May gulay. Kung titingnan mo, kahit doon sa inyong lugar, opo. Ay napakadami pong mga bata. Ang dami pong anak. Kasama. Galing na po ako. Ang dami pong anak ng ating mga farmers. Fisher Pox. Oo, nakaka-influensya yun. Di ba? So, yung mga babae, ay talagang kailangan mag-alaga opo. Ng mga bata. At tayo yata in talagang gano'n, may pusong nanay. Ano? Kasi ako kahit na nag-work ako at okay naman sa husband ko dati na mag-work ako. Pero pagdating mo sa lugar na medyo malalayo ka ng konti, ang isip mo lagi nasa mga bata. Na, yun talaga ay sa puso ng nanay. Sa puso po natin mga kababaihan. Mm-hmm. So siguro yun, dahil na-confine sila dati sa ganung work, at so yun din naman ang tingin ng society na dapat ilang ginagawa. Generally naman yan, hindi dahil lang sa farmer sila or fisher folks, generally yun ang naging ano ng mga kababaihan opo. Dati. Ano. Pero ngayon, unti-unti, sinasabi ko nga sa inyo, dumadami. Mm-hmm. Dumadami yung aming mga farmers na babae. Siguro originally yung mga nawalan ng asawa pero napilitan, mm-hmm. ituloy yung pagpa-farm. Yung originally siguro ganun yung opo. Dahilan. Pero eventually, marami na rin babae opo. Ang gustong magsaka at mangisda. Mm-hmm. At gusto natin dumami pa sila. Opo. Kasi diba, kanina na-mention ni Mami yung sa data nga, 25% oo. Ang nasa baba, list na, oo, na makababaihan. But of course, tayo nga sa guide, we desire equality. Oo. So, mas desire natin na mas mapaunlad pa yung ano. So, nagkakaroon din ng realization, no? So, bukod nung sinabi ni ma'am na siguro nga nung simula ang nangyari ay nawalan sila ng asawa, kaya sila yung napilitan na magsaka. Pero eventually, feeling ko po, yung mga anak nila nakita nila na, ay, kaya palang gawin ng nanay ko. Yes, so, kaya ko rin pala siyang gawin. So, nagkaroon sila ng realization na sex is never an issue. Yeah. Oh, ngayon, kasi marami nang nai-introduce na maraming na bagong paraan nga. Kanina yung na-mention ni Ma'am, yung urban farming. No. Para ma-reach yung kung ano yung pwedeng gawin ng tao. Yan. So, next question. Okay, so, ma'am, ngayon ba, ngayong mga panahon na to, meron ba tayong mga bagong, let's say, ano ba yung mga bagong technologies para lang din malinawan pa yung ating mga, ano pa yung mga bagong technologies? Meron ba tayong mga bagong mga machineries and equipment sa ginagamit para sa pagsasaka, mangisda, na na-introduce na sa mga kababaihan? Parang wala akong maisip, ano? Pero kasi, yung mga ginagamit naman ng mangingisda, halimbawa, ay kaya-kaya din namang gamitin tubitin ng mga babae. Kung sabihin ko nga sa inyo, meron kaming bangkarera. Bangka. Mm-hmm. Marami pong kasali doon ay mga babae. Ibig sabihin, kaya nilang mag-o. So, ibig sabihin, yung gamit ng per male ay minimake sure nila na pwede rin kaya, ng babae. Kaya, actually. Siguro nga ang issue ay yung mga babae natin medyo maedad na rin. Ano? Yun lang yung issue. Tapos ngayon, ang trust ng Department of Agriculture ay modernization. Opo. Ano, so nag-i-introduce tayo ng mga machineries. Marami po tayong kooperatiba na magsasaka na nakatanggap na ng iba't ibang machineries. Mm-hmm. Itong machineries na to, kasi kami pag nagte-training, pinapahawak yan sa amin eh. Opo. So piling ko kaya. Opo. Kaya ng mga babae. Mm-hmm. Kasi ako nag-try ako ng transplanter. Opo. Maneho kami ng traktora, so kung agriculture kayo, graduate, eh ginawa nyo rin yan, ang estudyante kayo. Di ba kaya naman? Kaya naman ang babae. Mm-hmm. Ang siguro ang hindrance lang doon nga, eh medyo maedad na yung ating mga farmers na. Na babae. Babae at lalaki, ay yun nga, medyo maedad na. Kaya siguro hindi na sila nag-a-attempt doon sa mga bago. Pero kung sa mga training, salimbawa, sinasabi nila ang beekeeping ay mas akma sa babae. Diba? Kasi ay
Una, yung kilos kasi. Apo. Nang mga lalaki, may mga abrupt movement sila eh. Mm. Ah, mga babae daw medyo mas ano ang kilos. Gentle. Ah, ang bubuyog kasi galit. Ah, okay. Pagka medyo pabigla-bigla ka, atakihin ka talaga. Mm. So sinasabi nila, ang beekeeping, mas akma sa babae. So, meron tayong mga ganong sigurong mga livelihood options na opo, talagang mas akma sa mga kababaihan. So, the issue po is mas akma sa babae. Ang issue ay hindi dahil sa ito ay pang babae dahil ito ay madali lang. Hindi. Ito ay pang babae dahil yung kanyang kilos natural, mas oh, akma oh, for oh, that oh, work. Oh, oh. Hindi ibig sabihin nun dahil mas babae lightweight ka. Mas ka hindi. Sa kilos natin na natural na meron tayo. So, yun. So, ma'am, nabanggit niyo po yan. Meron, di ba pa nabanggit niyo po kanina yung ating mga, meron tayong, nililink po natin yung ating mga farmers, ating mga fishermen, fisherwomen. Hirap pa naman yung fisherwomen nga, no? Fisherfolks na lang. Yan. Fisherfolks po. Sa iba't ibang private organization. So, sino-sino po ba yung ating mga private organizations na pwede po ba nating mabanggit? Okay. Diyan namin katulong ang City Cooperative and Livelihoods Apo. Department, diba? Kasi sila yung tumutulong sa amin pagdating sa marketing. Mm-hmm. Kung mapapansin nyo, kung nakikita nyo ang post ni Ma'am Pibe, yan, siguro nakikita po ninyo na yung ating po mga produce ay nabibenta na sa mga Walter Mart, siguro next SM, na pinagbibigyan po tayo doon ng libre. Ano po? Mm-hmm. So, yun po, pwedeng-pwede nating mga kapartners, yung ating mga supermarket. Meron din kami minsan partner na seed companies. Okay. Pagka po kailangan namin ng additional training. Siyempre, alam mo yung mga tao, meron din isip na iba naman yung magturo. Baka nasasawa na sa amin. Pwede po namin baka silang kinik. Baka din impact pagka private ng ano. Oo. Di ba? Iba yung SM isip ay nag-conduct dito ng training season long mahabang pagsasanay sa mga masalaka. Yung Apo. SM Foundation. Apo. Yan, meron tayo yan. Bukod sa mga seed companies, napayag din pati ang seed companies na maglakbay-aral sa kanila. Mm. So makikita nyo talaga yung kagandahan ng mga tanim nila doon. Ano, yung technology na ginagamit nila. Oo, pwede tayo. Inaalaw nila yon dati before the pandemic, syempre. Opo. Maalaw na rin yan, ma'am. Malapit na. Nakaka-access kami sa ganon. Opo. So partner din natin dito yung mga cooperatives kasi syempre mga private yan. Mm-hmm. Meron isang cooperative sa Burol na meron silang, yung maliit lang naman, na trading post na okay na pagdala ng mga produkto ng ating mga farmers at fisher folks. So, yun talaga, no? Ang dami talaga. Ang daming pwedeng tumulong, di ba? Ang daming pwedeng hindi tumulong. Hindi nakakontain lang siya sa government. Iba't ibang mga ano pa private organization. Okay. Yan. Saka importante rin na nakakalink nga sila sa private organizations for the sustainability of the program. Yes, totoo. Hindi siya napuputol. Tuloy-tuloy siya. And, so, yun. Okay, meron pa po ba tayo? Mga follow-up questions? Eto, sige. Eto na, ma'am. Malapit na po tayo. So, ano po ang naging ano po ang naging attitude or pananaw ng mga kababaihan at kalalakihan sa agriculture? Given po na ngayon po ay urbanized na po tayo or modern times na po. Kasi naman na-mention ni ma'am, matatanda na yung mga natin. Paano yung next generation? Tama. Alam mo yun yung hindi, yun yung kahit na saan usapin ay lumalabas na ang edad na ating po mga magsasaka ay medyo from 56 to 60 ang average. Meron tayo dyan mga 70 na, 65, okay. Talagang sobrang. Kaya nga nung magproblema kami, hindi pa nalalabas ang senior eh. Oo, kasi yung mga farmers namin ay puro senior. Ano? Yun, kasi marami sa ating mga next generation ang nakita nila na mahirap during that time, mahirap ang, kasi labor, manual labor ang farming, di ba? Kahit ang fishing. So nakita nila during that time na mahirap. Mm-hmm. Pati yung mga magulang naman ay nagsasabi na pinaaaral na ng iba yung kanilang mga anak para hindi mahirapan na katulad nila. So yun yung... Meron mga ganong pananaw. Hindi ko naman sinasabing lahat. At ayokong sabihin lahat. At ayokong mangyaring lahat. Oo, naman. Pero, meron mga ganyan talaga. Mm-hmm. Reality is, meron talaga mga ganyang pananaw. Yan. So, ma'am, eto po.
last words po na ito. Kasama na po ang inyong pagbati. Ano po ang pwede niyong sabihin sa ating future generation or sa ating, yan po, sa ating mga kababaihan, kalalakihan ngayon para sila po ay mas maging engaged sa pagpapaunlad po ng agriculture. Sila. Oh, yan, ma-encourage sila, ma-involve, ma-engage sa agriculture po, ma'am. Sige, ang gusto ko pong sabihin ng agriculture ay hindi po pwedeng mawala. Kasi kahit po tayo ay urban, hindi po tayo basta pwedeng umasa sa ibang lugar para sa ating pagkain. Siyempre, pag nagkaroon po ng mga problema yung mga lugar na yan, tayo po yung unang maapektuhan. At ang gobyerno po, ang ating pong pamahalaan, ating pong pamahalaang lungsod, ang ating pong mga namumuno, si Mayor Timmy Chipeco po ay full support po, po sa agriculture. Yan po ay makikita ninyo at mararamdaman. So, hindi po pinababayaan. Mm-hmm. Pwede nyo pong tingnan niya na encouragement. Ang sector na to ay talagang mahal po, ano, mahalaga po yes. sa ating pamunuan. Malaking bagay po para sa amin na sa social media, especially nung nagka-pandemic, ay masyado pong na-promote talaga ang agriculture. At may mga pinifeature po dyan na success stories na makaka-encourage po sa ating mga kabataan. Sa totoo lang po, sa lungsod ng Calamba ay marami pong awardees na farmers na nakaabot po yan sa national level. Oo. Meron po tayong mga kababaihang to farm awardees. Meron po mga kalalakihan, national awardee, iba't ibang award-giving body sa agriculture, kagaya ng to farm, ano po, ng ating Department of Agriculture. So, meron din po tayong mga kabataan, alam kung ilan yun, isa o ano na, napadala po sa Japan para po mas ma-encourage, makita niya po yung ibang pananaw sa agriculture. Ano po, meron po tayo dyan, ang batang magsasaka. Ano po, na siya po ay a regional awardee din at member po ng ating 4-H Club. Yan, di ko po na-introduce. Ang 4-H Club po ay kumbaga RIC sa kababaihan. Opo. Ito po naman ay sa kabataan. Ah, okay po. Opo. Ito ay pwede sa may edad po, 1 to 30 years old na walang asawa. Ay, hindi ayan, talaga dito po may restriction. Man, hindi tayo pwede dyan. Ano po? So, nung ito pong 2022 sa aming proposed plan sa ating God Fund ay nag-propose din po kami ng scholarships para po sa membro po ng 4-H Club na nagnanais kumuha ng kursong agri-related. Apo, apo. Para ma-encourage pa rin sila. Ano po? At sa ngayon po may Young City Science, kapartner po namin yan. Yeah. Yung aming pong mga technology kagaya po ng aquaponics, hydroponics, backyard gardening ay inaada po nila sa school para po makita ng ating mga kabataan na ito po yung pwede. Pwede pong gawin. At saka ang patuloy pong suporta ng pamahalaan ay para i-increase ang production at ipakita na may kita po sa agrikultura. May pera po sa agrikultura. Yeah. Kung yan po ay ating pag-aaralan, pagtsatsagaan, talagang ilalagay po natin sa ating puso. Ano po, ang agrikultura po ay isang pagkakakita ang ano industry. Kumikita po siya. Opo. Marami po tayong mayaman at baka ano po na ma-audit po ng BIR. Marami po tayong farmers na yumayaman dahil sa agrikultura po. So very promising naman pala talaga ang agriculture. Kaya lang kasi nga yung sinasabi nung nakaraan ng mga lumang generation na mahirap, ganito. Actually, very promising talaga. At nagmo-modernize naman. Nagmo-modernize naman. It's old school, but it's cool. Pagka kami umatin po ng yung Philippine Association of Agriculturists na mga annual namin sa agriculture ay makikita po nyo dun yung mga modern na talaga na ways na computerized na automatic na diba? Pag yun ay nakita ng mga kabataan natin at makikita nilang posible ito kita ito palagay ko ma-encourage naman sila. So, ayan. Ang daming. Ano ba ang dami pa nating pa? Gustong tanong. Ang dami ko gusto itanong. Pero mamaya na lang siguro. Diba pag, yung sa susunod, na iba naman ang magigis. Yung iba yung tanong, sila naman ang sa atin. Ano? Gusto ko na kayo. Baka maging suki na natin sa mga bibig dito. Okay. And sige po, bago po tayo magtapos, meron po ba kayong gustong batiin? Hindi ko alam kung nakikinig ang mga taga agricultural services actually pwede department. Yan ma'am sa, ano, sa Facebook sa Facebook live ayan. Magpa-play naman po kasi po ay nagkataon na ang dami naming activity for today. Meron po kaming
seminar yata yun on rabbit. Production na yung permit. Opo. Ayan, sa barang, sa plant barangay natin. Tapos mamaya ay may distribution po ng certified seeds ng rice galing sa Pil Rice. So si ito nga, meron po kami appointment dito. Si Boss Joven po ay lagari. Ano po, dapat nga po may a-attendan pa kami na meeting ng mga municipal city agriculture sa Santa Cruz. Tungkol naman po yan sa Mandanas Law. So yun, ang mayari po, bukas na po kami a-attend doon. Ang kasabay na po namin ay hindi po yung naka-schedule na district. Ano? Para lang po ngayon po araw, hectic eh. So, meron activity din po ang fisheries, mga meeting. So, hindi ko po alam kung may nakikinig ba sa inyo dyan, yung iba ay... Makikita po na rin iba pong na, senior sa amin, napapabakuna. Ipapabalita po natin, Ma'am Ruby ay nag-guest. So, ayan po, kung kayo po yung nakikinig, guys, trabaho tayo, alam niyo yan. Marami po tayong trabaho. Pero alam po natin sa ating mga puso na masaya po tayo. Ano, masaya po tayo sa ating ginagawa. At masayang-masaya din po kami dahil naging guest po namin kayo ngayon. Maraming salamat po talaga. Salamat din sa mga farmers natin, mga agriculturists natin na maituturing natin mga frontliners din yung mga panahon. So yan. Ayan, salamat po sa inyo, sa lahat ng nanonood, sa lahat ng nakikinig. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Sa dumaan na naman isang oras ng makabulo ang talakayan at overtime na tayo. Opo. Sige po. Ayan. Salamat po, binabati ko po ang aking mga co-teachers po, CCA dati. Ayan. Tsaka po ang aking mga, aking po anak, aking asawa, ang lahat po ng aking mga kamag-anak at mga kilala lahat. Ikaw lang, ano ko ba, Tingo, since agriculture pinag-usapan natin, yung friend ko na, ano siya eh, engineer siya by ano, profession, pero nagkaroon siya, nagtayo siya ng farm niya. Ano, diba? It's somewhere in Laguna. Passion niya. Oo, at saka ano, young professional, hindi yung, di ba sinasabi natin matatanda, pero yun talaga, pinata. Kita pa din niya ang anong siguro ng agriculture. Kuya Bart, tenggon siya. Hello, Kuya Bart. Yan. Oh. Ayan, so samahan niyo po kami muli sa susunod na Martes. Mga kapintig puso. Dama namin kayo. Dito sa Pulso ni Juana. Suma sa inyo ang Pulso ni Juana. Magsama-sama tayong muli sa ganito pa rin oras para sa mas makabuluhang talakayan tungkol sa kababaihan at pamilyang Pilipino. RN 106.3 of your station. Laguna's most listened to radio station, RN 106.3 FM. Kami kasama mo. Kami kasama. Sa mga pangangailangan. Sa pagkayod mo sa buhay, may mga pangarap kang gusto mong matupad. Kaya katumbas ng iyong sakripisyo ang 2 to 3 minute hassle-free transaction.